galit. Yeah. Kasi sinabi na ni Gio na galit daw ako sa kanya. So, ganito yan. Last year, merong pera si Gio na siguro mga 200 or 250,000. Basta meron siyang pera noon. Tapos, gustong gusto talaga ni Gio bumili ng kotse. Ngayon, nakaipon siya nung birthday niya, yung vlog niya. Siyempre, alam niyo naman pag vlogger, alam niyo naman pag ano, may mga nagbibigay sa amin pag birthday, ganito, ganyan. Nakaipon siya ng pera. Ngayon, pagkaipon niya ng pera, meron siyang mabibili dapat na sasakyan, pero kailangan niya ng 50,000 that time. Hindi ko siya pinahiram kasi ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong bumili ng kotse, mas maganda yung hindi galing sa hiram kasi nakaka-proud yung nakabili ka ng bagay na gusto mo dahil pinag-ipunan mo. So hindi ko siya pinahiram talaga. So hindi naman siya nagalit sa akin, pero nakikita niya, nagpapahiram ako sa mga kaibigan ko, nagpapahiram ako ng 50,000, nagpahiram ako ng 30,000. Alam niya lahat ng mga lumalabas ko ng pera, pinapahiram ko. So siya, nagtatampo siya sa akin kasi hindi ko siya pinahiram na jowa ko siya, samantalang yung mga kaibigan ko pinapahiram ko daw. So to cut the story short, that time, meron pala siyang bubog noon, iniipon niya yon. So nakalagay sa utak niya, okay, ayaw mo kong pahiramin, bibili na lang ako ng sarili ko, pag-ipunan ko na lang yan. So wala akong alam dyan sa iniisip niya. Then last month, ayun, sa isang taon o dalawang taon naging kami, nag-iipon pala siya ng pera, iniipon niya ng 200,000 na pera niya sa bangko, iniipon talaga niya. Nadagdagan ng birthday niya, nadagdagan ng ganito, nadagdagan ng sahod niya, ganun-ganun, naipon pala niya na hindi ko alam talaga kasi hindi naman ako nakikialam ng ano niya, pera niya. So ngayon, nagulat ako, nakabili na siya ng kotse. May kotse siya yung kotse niya last March, mid-March, ganun. Tapos sinabi sa akin may kotse na siya. Tapos nagtampo ako kasi nasaktan ako kasi parang feeling ko, sabi niya, kasi nabili ko na yung pangarap ko na dati pa, na ganito ganyan, ganang ganyan. So parang nasaktan ako kasi, hindi ko alam. Alam yung feeling na LDR kayo, tapos ang pangarap niya kotse, tapos hindi ko alam na nakabili siya, tapos hindi niya, parang feeling ko hindi niya ako sinama sa pangarap niya. You get my point? Na parang, parang meron siyang pangarap na gusto niyang bilhin o meron siyang gustong makamit pero hindi niya ako sinama na asawa ko malapit ako makaipon o ganito kasi baka mamaya pa malay mo magkano na lang kulang baka mamaya magbigay na lang ako o hiramin mo na lang ito ang magkano na lang yung ganun pero wala parang feeling ko talaga na parang nasaktan ako na parang ano kayo naintindi mo yung feelings ko yes valid yung reason mo valid yung feelings bumili ka ng kotse na hindi ko man lang alam tapos alam mo yun, parang ang sakit-sakit naman, no? Dapat kasi, pag bibili ako kotse, ikaw una makakasakay. Correct. Diba, ako una parang ganun, di ba? Parang ganun. Ako makakaalam. Dapat mo yung ginawa. Pero for the record, hindi rin alam ng parents niya. Hindi alam ng parents niya na may kotse. Nagulat na lang sila, nakaparado yung sasakyan pagdating nila. Saan mo galing yun? May pera ka ba? Ganito ganyan. Walang may alam talaga. Siya lang talaga ang nakakaalam na may iniipon siya. At ang gusto niyang inilihim niya, tapos gusto niya ipakita na, ayan. Nabili ko na yung kotse pangarap ko, tapos gusto ko lang ma-surprise kayo or ano, hindi talaga ako nagsalita kasi pipigil. Ang point niya kasi, hindi siya nagsabi sa akin or sa amin ng pamilya na magulang niya kasi alam niya na pipigilan siya. Kasi before pa lang, pinipigilan siya na, huwag ka mo nang bumili ng kotse kasi hindi ka pa naman, tsaka yung pera mo, wala ka pa namang pera sa mga utang ko, huwag ka mo bumili ng kotse. Pero hindi naman namin alam na nag-ipon pala siya doon para mabili niya ang kotse. So, ang point naman niya, ganun kasi alam naman niya pipigilan siya. Pero kami naman, hindi namin siya, ako hindi ko siya pipigilan bumili ng kotse kung sarili naman ng ipon. Kaya ko lang naman siya pinipigilan kasi inihiram niya sa akin or maghihiram siya sa iba, di ba? So nasaktan ako kasi nakabili siya ng kotse tapos hindi man lang ako. So ako naman parang, hindi ba ako kasama sa pangarap mo? Hindi ka ba masaya na ibagay sa akin? So all throughout this year na kami pa, hindi ko alam na nag-iipon na pala siya. So masaya ako yung sabi ko nga, ako yung pinakamasayang tao na pag sinabihan mo ako na nabili mo na yung pangarap mo. Pero parang hindi ba ako kasali? So yun ang dahilan ko nasaktan ako ba ang RT mo, Brenda? Kaya sabi ko na sa inyo eh. Kaya, so nasaktan ako, so nagagalit siya kasi bakit daw, hindi ka ba masaya na nabili ko yung pangarap ko? Blah, blah, blah. Ako naman, ba't ako magiging masaya? Hindi ko nga alam na bumili ka ng ganyan, ganyan. So ba? Naging big deal nga sa'yo. Tapos alam ko pa, wala siyang pera, ganun-ganyan. So, ako naman, wala kang pera, ganito. Wala mga aso ting. So parang nasaktan ako na ganun-ganyan. Yun, hindi ko siya kinakausap. Tapos nag-aaway kami dahil doon. Bitter mo. Ay, nakala ko akong bitter. So, kaya ako nasasaktan kasi, that time kasi,
lagi niyang sinasabi na wala siyang pera, na ganito, ganyan, 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 ganyan. Yung pala, nagpapanggap pa siya na walang pera kasi para hindi ako mag-isip na meron pala siyang, hindi ko maintindihan talaga. So all throughout this year talaga, parang feeling ko, nasaktan ako, parang gumawa. So, yun, kaya hindi kami nag-uusap kasi dahil doon. Ayaw ko na ikwento yung iba basta dahil doon, yun tayo yung pinaka-punot dulo ng lahat. Bumili siya ng kotse, hindi dahil ingit ako sa kotse ha, dahil never kong dapat maging masaya ka na lang. Hindi nga eh. Okay lang man yun madam, you must be proud of him. Hindi nga ako hihingin ako mga gets kasi nga. Pinagliin. Alam mo yun, LDR na kami, ganun. Huh? Oh, tama naman. Hindi naman sa maarte yun. Yung bang, at least man lang, sinabi sa'yo na, may sasabihin ako sa'yo, sorry ha kung hindi ko sinabi sa'yo to. Kasi para ano ba, alam niya namang... Tapos meron siyang word kasi. Oo. Sabi niya, tapos nagka, ano kami, sabi, bakit meron siyang binitawan na word nung nagkainitan na, hindi naman sinabi nung hindi pa kami nagkainitan. Nung kainitan na kami, nung nagalit na ako, ang sabi lang niya, gusto ko lang naman patunayan sa'yo na kaya kong bilhin yung pangarap ko na kahit wala yung tulong mo. Doon ako nasaktan! Para malaman nyo lang ha, baka sabihin nyo na nag-inarty lang ako. Doon ako nasaktan. Kasi sinabihan niya ako na gusto ko lang naman ipatunayan sa'yo na kaya kong bilhin yung pangarap ko nang wala yung tulong mo. So doon nasaktan ako kasi parang na-invalidate lahat ng mga... Parang... Ayoko na i-bash nyo ka dahil sa, lang, baka wala, ungrateful naman siya. Pero, yun talaga, sinabihan niya ako na ganun. Parang Sharon Cuneta. Piling naman ako tulong eh, pero huwag ka lang umutang. Pero sasabihin mo sa akin na dahil porque hindi ka umutang, sinabihan mo na ako na wala ka na itulong. So, kumbaga, nabili ko sa sasabihin ko na wala kang ambag, wala ka na itulong. So, doon ako nasaktan lang. Na, ah, okay. So, parang ang hirap nang sumakay sa kotse niya dahil wala akong naiambag. Di ba? Parang Sharon Cuneta, I was never your partner. Parang hindi mo ko sinali. I'm just your wife. Huh? I was never your partner. I'm just your wife. Yung parang hindi ka kasali sa ano ba? Tama naman siya, madam. Tama naman din siya talaga. Pero... Okay lang siguro. Meron pa akong bibitawan pero kanang, parang na, parang tama siya sa lahat ng paningin niyo pero ayoko talaga magsalita na lang kasi baka ma. Tama 'yon na pinrove niya sa sarili niya, yes. Yung pride mo madam ang nasaktan. Tama naman 'yon na na-prove niya talaga sa sarili niya na, kasi lahat naman kami dito eh. Pero inbaw Scarlett, ikaw. Wala akong nabigay sa bahay mo, ganito ganyan. Mm-mm. Pero nakagawa ka ng bahay. Yes. Sasabihin mo ba sa akin na nakagawa ko ng bahay pero walang naitulong si Brenda dito? Hindi pwede yung ganun kasi lahat naman 'di ba like followers, hindi naman kami makikilala, hindi naman ako magiging Scarlet Dark kung wala si Brenda. Kung siguro lang guys, kasi nga ang followers namin nagsimula lahat kay Brenda. So Brenda is part of us. So kailangan namin sa dito. Uy Brenda, alam mo, natutuwa ako kasi nga yung bahay namin pumunta siya. Anong sabi ni Brenda? Uy, sabi niya, anong sabi niya? Ang ganda ng bahay mo. Oh my God, natuwa ako. Sabi ko, oh my God, sa pinito, sasabihin niya sa akin yun mismo. Sabi ko, parang, oh my God, hindi ko alam kung ano. Yun yung tinatawag na grateful and thankful. Diba? Ayaw ko sabihin siya na ungrateful siya, pero baka nasabi na niya yun kasi na, dahil nasaktan siya nila, like, you should be proud. Proud talaga ako, pero alam mo yun? Una na. Ang hirap talaga. Last, pwede ba sabihin ko na lang last? Huwag na lang. Huwag na lang, hayaan ko na lang na i-bash nyo ako or sabihin nyo na... Para ano lang. Basta yun yung ano. Yung emotion na, mo lang na parang na-disregard ka lang. Oo, na parang ano lang. Wala, as part mo. Ayaw ko na magkwento. Oo, okay na yun, basta... Kasi gets mo naman na si Gio. Hindi, hindi mo wake up. Siya lang ilok. Nasa alam niya, nasabi niya yun kasi nagalit siya. Kasi bakit hindi ako masaya. Paano ako maging masaya? Ganyan. Dagum na din. Eh, ba't ko sasabihin sa'yo? Gusto ko lang patunayan sa'yo na... Ano, lingtik yung mga kaibigan mo, pinapautang mo samantala ako, hindi mo ako pinahiram. O, sabi ko sa sarili ko na one day, mabibili ko yung pangarap ko na hindi nawala yung tulong mo. Sabi ko naman, okay, so wala yung tulong. So, hindi pala ako nakatulong. So, doon ako nasaktan, kaya ako nag-inalti ngayon kasi nga. So, ayan. Valid naman yun eh. Bahala kayo. We all dyan. Want. Wag. Okay lang, magbigay kayo ng opinion, pero huwag niyong i-bash ha, o huwag niyong i-judge sa agad yung tao, kasi hindi na naman natin alam yung side niya. Basta, nagtampo lang talaga ako, nasaktan ako,
hanggang doon na lang. So parang feeling ko lang at talaga. Ang importante, kayo pa rin. Kayo, kami pa at meron akong pinagawa na ano. Pero malay natin, hiwalayan na niya ako after dito. So kaya nagre-ready na ako. Kasi na, sa totoo lang talaga, naiiya na. Pumunta ako ng Manila, 3 months ako doon. Sunduin niya ako, tapos isakay niya ako sa kotse ko. Tapos sabihin niya na, ay sa kotse niya, sabihin niya na, wala ka sakay ka sa kotse ko, eh wala kang ambag din. Yung ganon. Pero sa bagay, you must be proud of it. Proud ako kasi nabili niya yung gusto niya. Pero, syempre, paano ako maging proud? Hindi nga ako kasali. Yun nga, ano ka? Girl, yung parang kay Sharon nga, no? Yung, I was never your partner. I'm just your wife. Girlfriend ka lang, pero hindi ka part. Kasi hindi ka kasama. Parang ganun yung kaya ka may pinanggaka. But that doesn't mean nabawasan yung love. Echa ta sila ba yun ang magkaon na? Dahil dyan, happy match me! So, dahil dyan, kakain na po kami. Thank you so much for watching, guys! Gano'n mo na katotoo na umiiyak ako kagabi. Ha? Ah? Umiiyak ako kagabi. Ano sabi? Doon sa gilid, nakatalikod ka pa. Gagubat ako iiyak? Iyak ako si Chuchay. Chuchay! Chuchay!